What are you doing here, Samantha? I came here to see my husband. May meeting daw sila ni Tat ngayon. Hindi ba dapat nagpapahinga ka na? Thanks for the concern, Mama. Pero okay na ako ngayon. I'm just worried, Iha. You're such a delicate person. Baka mamaya matalisod ka dito, isugod ka na naman sa ospital. Well, that's why I'm here. To prove to Gael that okay na ako. Good. If that's the case, kala ko kasi nandito ka to remind him that he should be an attentive husband. He should really be an attentive husband. Alam mo, Samantha, nung nagbubuntis ako, wala akong kasama para asikasuhin ako. I did everything by myself. Pero ikaw, you're like a princess. Konting kibot mo lang, nandiyan ang asawa mo para asikasuhin ka. Well, asawa ko si Gael. At siyang ama ng dinadala ko. So siguro naman hindi masyadong abala sa kanya kung pagtutuunan niya ako ng pansin every time I need him. Oh well, right now, tumatawag na naman ang good-for-nothing husband ko. At ang sabi ba naman ay patawarin ko na daw siya. At mahal na mahal niya raw ako. I just can't believe Adrian would do that to you, Nicole. Napakaamo pa naman ang mukha niya. Well, it's always the people that you least expect na gumagawa ng kalokohan. So what are you going to do? Tutuloy mo pa rin ba ang anamin? Of course, itutuloy ko. As if naman nahahayaan ko pa siyang bumalik ulit sa buhay naming mag-iina. Pagkatapos niyang kalantariin ang sekretarya niya. Wow, just the thought of me sharing a bed with that man. Disgusting! Hillary, are you okay? What? I'm sorry? Kanina ka pa kasi tahimik dyan. I'm just so shocked kasi na nangyari sa'yo ito, Nicole. How did you find out? Baka nakakalimutan mo, Samantha. Ako ang nagpalaki kay Gael. Sanay siya sa mga babae na independent, low maintenance, hindi yung clingy. Kaya siguro, dapat ayusin mo ang sarili mo. Nagmumukha kang desperado. You want to talk? My father is a married man. And you are having an affair with him, Mama. So, sino ngayon sa ating dalawang desperada? Don't you dare compare yourself to me! Magkaiba tayo. Baka hindi mo napapansin. Your father needs me more than I need him. Tita Miranda, dahan-dahan ka sa pananalita mo sa akin. Or else... Or what? Ilalabas mo ang alam mo? Sasabihin mo dun sa magaling mong inang nalalaman mo? Destroy your family? Hindi mo gugustuhin na saktan si Hillary, di ba? Bigla kasing nagbago ang mga kinikilos niya. Parati siyang late na umuwi sa gabi at parating wala sa opisina. And for some reason, hindi ko alam kung bakit dapat parati niyang kasama sa mga meetings niya ang sekretarya niya. Mula noon, nagduda na ako. I even confronted him. At ang kapal ng muka, para i-deny na wala silang affair. Pagkatapos, ako pa ang sisisihin na ako daw ay nagiging paranoid. Then, so, tinanggap ko ang hamon niya. Nilabanan ko siya at naghanap ako ng ebidensya. Hindi ka makapagsalita? Let this be a lesson, Samantha. Huwag ka magsasalita na hindi mo kayang panindigan. I think you should go now. Masayalang ka pa naman magbuntis. Baka mamaya kung mapano pa yung apo ko. Ayaw mo naman na may masaktan sa pamilya, hindi ba?
Baka mawalan ka ng hold sa anak ko. Isa pa, busy kami ni Salvador dito. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!